So yan si Kuya, akit na. So pakita ko lang yung view dito. So akit na kami ng Laur, sa punta sa may Tanawan Hills. Ah, nalaspag na ako. Totoo lang. Daddy, ang lakas. Kaya abol ako. See you. Good morning, Kapadyakers! Dito ako ngayon sa Cabanatuan City. So, kung makikita nyo, eto guys, yung Barrister Hotel kung saan ako nag-i-stay. Usually here in Cabanatuan. So, it's a very nice place, very clean. Yan lang yung parking nila, pero may option to. Andyan ang All Day Supermart, andyan ang Camellia Home. Para barata. And there's Coffee Project. And nabuta na ako sikat ng araw. So, time check guys, it's already 5:40. So, biyahin na ako. See you later, samahan niyo ako sa ride. So guys, ito yung maganda sa Nueva Ecija. Ang gaganda ng mga mountain ranges nila. Ayan. At doon tayo pupunta. So, andito ka na sa highway and at the same time, dulo ka na kagad. May exit doon. And, yung bagong highway na to, hindi ka na, para ito bypass road ng Cabanatuan City. So, hindi ka na dadaan doon sa main road na napaka-traffic sa mismong bayan nila. Usually guys, madalas ako dito sa Nueva Ecija, lalo na ngayon. Kasi, ako muna magtatrabaho sa area. So usually 2 days I spend here working para at least hindi mapabayaan and mag-continue yung sale ng territory. Woohoo! Saya! Medyo matagal na akong di na kapag bike, mahigit 1 week na guys. Kaya eto, ang bilis mahapo. So kailangan ng konting warm up. So ito yung warm up natin. Aahon tayo sa Laur, Tanawan Hills. Woohoo! Ayun, dami na inaagawan ng bike niya, kapati pa to.
Okay. Ras Aulo, akit na pala yan. Masakit na ako ng tanawan. Napala yan, dire-diretso na. Okay. Okay. Pababa lang ako ng Laor. Sige, sige. Kasunod lang din ako eh. Exercise. Woohoo! Ito yung babalik-balik yung mata ka dyan sa isihe eh. Gaganda ng mountain ranges nila. Mamaya, marami tayo makikita guys. Ang ganda. So, sunod lang tayo. Tayo
siya. Batang biker pa to. Oh, sir, good morning. Ano pangalan? Shout out. Pakilala, sir. Wala. Hiya ako. Huwag ka mahiya. Hindi mo naman sila nakikita eh. Sa YouTube pa lang makikita. Ano po, vlog yan? Oo. Pangalan, sir? Mark Anthony pa lang. Hello, Mark Anthony Palo, no? Taga dito rin, abay siya? Gaban po. Taga Gaban, okay tao, layo ng Binahe. Dahan pa to ng Santa Rosa na mahabang patag. Sa bypass. Oo, sa bypass road. Doon ako dati unang tumahan eh. So, may shoutout ka, may grupo ba? Lang po. Ano pangalan ng grupo? Nagkatlo lang po. Wala. Oh, shoutout pa na sila. Dali. Kaya, may mga kotse. Kaya si Kuya. So, diretso na tayo. Naniwala na siya ng grupo niya. Kaya tingnan natin, baka yung grupo niya mag-shoutout. Nakakalibang umahon pag may kausap. Pag wala, nakakapagod. Mas masarap umahon may kasabay. Nakawala pagod ko. So guys, ito yung tambayan ng mga bikers dito. Ayan si Daddy. Lakas, oh. Nakapagod-pagod. Daddy, saan ba yung daan dito papuntang Kuya Bano? Sige. Solo ride ka ba, sir? Solo ride. Parayan ba, ikot mo rin? Sige yun, may kasama na ako. Pwede na lang, dyan si Daddy. Dami ba akyatin doon? Luguan tayo dito. Wala pa naman ako practice. Gusto ko lang i-vlog eh. Yun, salamat. Sir, ano pangalan, sir? Neil? Ed Manalo. Ayan. Sir Ed Manalo. Parang kapangalan ng iglesia ni Cristo Head, ah. Iglesia ba kayo, sir? Ah, hindi pala. Kapangalan lang. Alam ko, pinangalan ka dun, eh. Lakas ni sir. Ilan taon na ba, sir? Sila? 79? Ah, 59? Oh, lakas ni sir, oh. Tatay ko nadali ng Parkinson's eh. Kaya nung nag 72, hindi na makabike. Nunginginig na yung kamay. Hindi ko tuloy nakakasama. Wala eh, gumagal na. Oo. Maganda talaga ng lugar dito. Nakaka-enjoy. Madalas kasi kami sa Rizal. Taga Manila ako, Pasig. Dennis Montible. Yun po, yung pangalan ko mismo. Dennis Montible po. Bigyan ko na lang po sticker mamaya para makita yung spelling. So guys, hindi ako dumiretso ng Laur. Ito na yung pakaliwa. Labas namin sa Kuya Bano. If you still remember, sabi ni Edwin, diba? Nung nato kami sa Aulo, maganda daw yung sa Kuya Bano. Pero mas matatalik yung ahon. Hindi nila ako masamahan nung time na yun kasi under recovery pa lang siya doon sa likod niya. So buti na lang si Sir Ed, sinamahan ako. Solo biker din siya eh. So, naglilibang lang si Sir. Nakatuwa naman, sinamahan niya ako. Sir Ed, may siya shoutout ka ba? Shoutout sa pamilya, diyan sa Kamputin niyo. Ah, sa Kamputin niyo, dinaan lang pala natin kanina. Bago mag-port mag-saysay. So, guys, concentrate muna ako sa ako, nakita nyo. Ang taas. So, see you later, guys. Bye.
Lali natin sa 1 to 1. Mahirap yung tumukod. Nakapunta ni Regalo, tuka doon. Ganda din doon. Mas challenging, ganyang kalsada. Pinaakyat mo. Dito ka dyan. Para makinis-kinis. Go back dyan sa pwesto mo. Sa 1 to 1 to nakahimik dito ito may hatak pa yan magnet ba ito mag-ready tayo ganit-ganit daw ito sabi ni Sir Ed. Videos mo and salamat sa pag-subscribe. Woohoo! Kalimutan ko pa nga yung helmet ko eh. Hindi ko nabaon. Buti may ano ko, cup lang. Cycling cup. Tuk-tuk na tayo guys. Bwelo na. Diretso lang dad. Ya, ikan itu paling.
pumasok na ang Kabanatuan sa Kaisiha, oh. Umakit ako dito, walang ganyang itim eh. Dami ng sasakyan eh. Shoutout sa mga boyfriend nyo. Ayun na pala yung mga boyfriend nila eh. Architect eh. Ayan. Ikot lang kami. Dennis Montible. Ayan. Para baka hindi nyo makuha spelling. Thank you, boy. Thank you. Saan ang punta nyo? Napauwi. Sa kay galing? Paulo? Ah, doon ako galing din dati. Ganda eh, no? Ayan. At kami kanina, dapat aakit ako ng Laur. Kaya nakita ko si Daddy, nasamahan niya ako. Ikot kami, reverse Laur. Sige, ingat. Thank you. Aurora, direkta. Grabe, no? 83, nakasipa, no?
Magano ka na lang, mag-shoutout ka na. Dali. Dali, pakilala ka muna. Kanina ka pa naka-camera, di mo alam. Ngayon ka pa nahiya. Okay na nang bagong ligo, tapos naka-lipstick pa. Oh, sexy pa ni ate. Oh, plus na yan, hindi pa naliligo si ate. Oh, pakilala ate. Hi, my name is Carabin. Wala ka sa shoutout, boyfriend. Girlfriend. Yan. Dapat may clue. Second admirer daw na. Ayun o. Hindi daw. Nandito na tayo sa papuntang Laur. Na bitukang manok. So, bitukang manok kasi yung morte pa. Sigsag-sigsag doon. So, first time ko rin dadaan dito kaya let's see how it looks. City and we're now entering the Bayan of Laur by Mayor Alexander Pogi Daud. So welcome to Laur, Nueva Ecija. Ganda. So yung mga bundok na yun, tayo ahog. Sabi ni Dad is medyo mas matarik yung ahon doon. Kaya kung di kakayanin, mag-aakay tayo ng bisikleta. No? So, mas mahaba pala itong inikot namin. Kasi sasabi ni Daddy. So, unexpected long ride to. Pero masaya. Kasi this is new place na iikutan. And a new adventure! So ayan, si Kuya, akit na. So, pakita ko lang yung view dito. So, akit na kami ng Laur. So, punta sa may Tanawan Hills. Ah, nalaspag na ako. Totoo lang. Daddy, ang lakas. Kaya, abol ako. See you! So, alalay lang tayo pa. Yeah, kasi, una, nagbukabisado to. Pangalawa, nag-warning na si Daddy. Napakahunat daw. So, ito, nararamdaman ko na ng konti. Siyempre, huwag masyado magmagaling kapag hindi mo pa kabisado ang akiti mo. Diba? Tayo. Thank you. Ay! Sabahan nyo lang ako guys. Para may kakwentuhan ako. Medyo makunat nga. Para
naman. Medyo para siyang kahabang parang ang datingan. Sige po. Kaya to, dahan-dahan lang. Usual guys, ginagawa ko pag ganito, hindi ko tinitingnan yung kalsada. So kayo na nakakita nyan, nakikita ko yun kanino ko. So guys, itong inaakit ko ngayon is nasa 15% gradient. Paano ko nalaman? Kasi if you remember, mahilig ka, subscriber din ako ni Biker Dude. And dito nila ginawa pala, later ko nga nalaman eh, na yung Everesting Challenge ni Biker Cup, so si Sir RLM, eh dito pala ginawa yun. Si Sir Ed Manalo na rin ang nag-mention sa akin. Kaya mamaya pakita ko yung mga result na nakuha ni Sir RLM dito habang nagra-ride ako. Ganit na to. Ayaw ko tignan yung kalsada. Dito na ako sa baba. Sana hindi ako nalula. So guys, ang tawag daw nila dito is the Nauson Reverse Climb. Meron tong 8% gradient at an average, pero maximum of 15% gradient, which is yung inaakit natin yun. Marami ang kinakatakutan yung climb na to kasi marami talaga ang mga taga Nebraysia o kung sino man pupunta dito na talagang tumutukod pag umaakit. Tara ako nag-share ang madre. Oh! So just imagine guys, itong route na inakit ko na to. Eh, ginawa ni Boss RLM is 86 times niyang inakyat baba para magkaroon siya ng ever resting elevation na makuha niya yung kasing taas ng elevation ng Mount Everest. Kaya salute sa iyo Boss RLM, ang lakas mo. Wish ko lang may recovery. Ito na yung sweet spot ko guys para sa ganitong gradient. At least hindi nga po kaya pa na normal. Ay, salamat, gumagaan. Pwede akong mag-increase. Ben, may recovery. Oh, nakapag-increase pa ng pangalawa. Thank you Lord, may recovery. Ito yung pangala. Hindi na pala yung recovery. Sulitin. So just an information guys, doon sa ginawa ni Sir JLM na climb dito sa Nauson is inabot siya ng 23 hours and 20 minutes. That's almost 24 hours siyang nagpapadyak. At grabe, salute din ako sa support ng wife niya sa kanya. Kasi nandun siya all throughout the ride from 3 a.m. ng madaling araw. Technique, wala akong tip. Effective lang sa akin. Hindi tumingin sa kalsada. Na nasa dulo sa ilalim lang sa higla ko natin
unexpected long ride. Alam, short ride lang ako today. So guys, just an information, yung Everesting Challenge, yun yung pinaka mahirap na challenge sa buong mundo ng pagka-climb. So isipin mo naman, that's 8,000 plus elevation, aakitin mo. Hindi ba gaan? Pwede pa ako maging guys. Sarap. Morning. Oh, shout out. Ahon, ahon. Sarapin tayo. Dalo pa, pati bikers, riders, nandito. Ahon, ahon, ahon. Antayin natin si Daddy. Oh. Ito na yung Gatorade kayo. Pabili po ng dalawa. Guys, nandito na ako sa kalagitnaan ng Laur. Papunta doon sa Tanawan Hills. So, gusto ko kayong bigyan ng 360 view. Diba? Ang ganda. Yan. So, doon lang ako nakapark. Yan, may mga motorist din dito. So, mayroon silang kainan din dyan, yung burger. Ayan, oh, sila sir, motorcycle naman sila. O, kaway-kaway dyan. O, baka may shoutout kayo sir, pakilala. Shoutout po. Pakilala sir. Kim Gonzalez. Jason Simpao po. Jason. Kim Gonzalez. Pareho kayong pangalan. Mag-jowa sila. Sir, kayo. Ganyang dos. O, invite nyo sila dyan sir, para pag kumakit dito, o, pwede sarap, kumain. Sarap mag-rain dito. Ayan. Ano ba specialty nyo sir dito? Ano specialty na pagkain? Ay, sa goto. Goto? Ayan, ako. Yamiya na kami mag-goto. Ang dami pangakit, baka isuka namin yan. Oh, may shoutout pa kayo, mga sir mo. Wala na. Ayan, so mga rider sila, makakit din dito. Ayan, oh, sir, shoutout kayo. Pakilala, pakilala. Ayan na, una, sir. O, sige ko lang. Shoutout nga pala sa kabudol ahon ko, yung mga bikers ko sa Angeles. Ah, may biker din pala dito. Yun, kasama. Siyempre, pangalawa sa girlfriend ko, Stricia. Yan! May, buti may binanggit na pangalan. Pag sinabi girlfriend ko, marahan din naman naman ko sino yun. Tricia din yung dating binanggit din sa akin. Nakausap ko last time, girlfriend niya, Tricia din. Pero Rizal yun, Rizal. Malabo sa ano yun, Angeles. Galing lang din ako, Angeles kahapon eh. Eh sir, pakilala. Hello po, shoutout po sa mga Montemayor family po. Yeah, Montemayor. Shoutout po, pati sa asawa ko kay Alisa. Yan. Safe na safe, may pangalan. O, di ba? Shoutout sa asawa ko kay Luisa. Dito ako sa Laur, sa Tanawan, mami. Yan. May pangalan pa yung grupo ninyo, sir? Wala pa. Sa gala-gala lang. Eagles. Ayun pala, Eagles sila. O, yan. Eternal Order, the Philippine Eagles Club. Yan. So, yan. Ah, meron ako. Nag-uumpisa pa lang tayo, sir. Yeah, meron tayo dito. So, guys, yan, pag napunta kayo dito, maganda yung ikutan dito. Kahit sila. Saan ba punta nila, sir? Gabaldon. First time namin pumunta dito. Sir. First time ko lang din, eh. Doon ako dati, sa kabila. Ni-reverse naman namin ni sir. Niyaya ako. Budol to. Ang layo pala. Oo, talagang naubos yung binti ko kaya nag-gatorade na ako eh. Gatorade talaga ang panahon. So guys, dito na muna kami, tutuloy pa kami, paakyat, tapos babalik pa kami ng Cabanatua. So see you! So guys, habang bumabiyahe ko dito sa lugar na to, talagang na-appreciate ko yung lugar na. Ang ganda-ganda niya and napakatahimik. Very few yung dumadaan sa sakyan. Imagine ko nga how does this look lalo na sa top view. Kaya kahit pa paano, siguro let's take some clips and pictures nung tinitignan namin yung lugar on a top view. Care of Sir Angelo by Erdu. So Sir Angelo, pakote lang ako konti ha, para na-excite. Kasi yun nga, sabi ko nga yung dahilan ng pagbablog ko. Na-excite ako dun sa lugar
kaya napakaganda na makikita ko. Guys, lonely pag mag-isa. Tahimik na paligid eh. Naririnig mo kung walang daraan motor, tricycle, Avon. Masarap, relaxing. Taas ang ganda ng mga view. So medyo dito rolling yung dalawa lang, saka ito medyo challenge kasi walang buwelo, pero okay naman, kaya-kaya. Okay, binayad dito pa guys, so tamang papadyak. Salitin ko na lang din ang pagsha-shout out sa Malibay Bikers. Woohoo! Salid ng Sir Lim, you inspire me. Sir Bello pa adventure. Sir JGTV, lupet, sipag, araw-araw nagbabike at nagbablog. Ah, lupit ng taong yan. And sa other new subscribers ko, shoutout kay Harold, si Pok, Harold Santos, shoutout sa'yo. Sir Galo of Galoteras Lechon, din sa'yo Sir TV. Yan mga Santoses ng Pasig Catholic College, Raymond. Ay naka, meron pa pala. Kala ko malapit na. Gusto ko na kumain ng bolalo or lomi. Diba? So tuloy padyak lang tayo guys. So guys, if you're curious about the Everesting Challenge, well, ganito yung program doon. So, alam naman natin is Mount Everest is the highest mountain ba in the world? And doon siya rin ata yung highest peak in the world. So it's 8,848 meters above sea level elevation. So kapag ginawa mo yung Everesting Challenge, ganun din kataas yung dapat na elevation gain na makuha mo. That's why si Biker Cup, ang ginawa niya is 86 times siyang akyat panaog para ma-record sa Strava yung 8,848 meters na elevation gain. Pwede naman daw magpahinga, pwede rin putol-putol na pahinga, pero dapat one-time event lang siya. At ang pinaka-major doon na rules is hindi ka dapat matutulog. So imagine kung marami kang beses na aakyat, pagod na pagod ka nun. So it takes a lot of preparation bago mo ito magawa. So hindi siya basta-basta, no? Kasi ako, ramdam na ramdam ko yung hirap ng pag-ahon doon pa lang doon sa 15% gradient na dinaanan ko kanina. Kitang-kita nyo naman, di ba? Actually, di ako tumitingin sa mismong horizon kung saan ako papunta. Ang tanging nakikita ko lang doon is pavement para hindi ako mabudol ng sarili kong mindset. Kasi pag nakita ko, oh, mataas, oh, mahaba pa, oh, malayo pa, or walang recovery tendency, I tend to nasa-psych ko yung sarili ko na hindi ko siya lalo kayang gawin. So tendency, tutukod talaga ako, di ba? So yun lang guys, hopefully kahit papaano nakatulong ako sa information kung gugustuhin yung gawin yung Everesting Challenge sa Strava. Dito ako nagpa-picture dati. Dati kung may kainan. Ay, lubak-lubak na lang, daddy. Ito
Good morning. Ano pagkain dito? Wala. Kain sana kami. Gusto ko sanang kumain dun sa kung saan ako first time na nag-vlog. Ang problem is wala sila nung hinahanap kong pagkain. Nandun lang sila yung mga silog-silog lang. Eh parang gusto ko ng soup. So hanap pa kami, pababa. So wala kami nakita na may soup dun sa paligid at puro view lang, pero hindi namin gusto yung food. So we decided to go down. And grabe yung experience kasi halos walang cloud na nagbibigay lilim para sa amin. So talaga sobrang init. Yun lang. Guys, lapit na ako malobat. Pati ako mismo malolobat, hindi lang yung aking GoPro. So magbe-breakfast pa lang kami ni Sir Ed Pinalo dito sa AMPN Riders Hideout and Bikers Hideout. So may anligoto sila dito. Ito yung mga ano nila eh, mga menu nila. So may crispy goto, chicken goto, pork goto, at ay balon-balunan, mga regular silog meals, tapot baboy, at ang favorite nating pare sweet anli soup. So yan, ito ang mga may-ari ng AMPM. So sir, kaway-kaway ka dyan. Ano pa? Pakilala ka sir, tapos invite mo sila dito. Dito na kayo pag magbabike kayo dito sa AMPM. Dito sa Along Tanawan Highway ng Doña Josepa, Along Tanawan to Laur, Bebe Sia. Pangalan sir? Michael Manialong. Yan. Ano ba mga specialty mo dito sir? Pares. Pares ang mabili dito sir. Pares. Tsaka yung mga tapsi-tapsi, ayan, malakas sa akin yan. So kanina dumandi kami dito, ang dami mga bikers na nakatambay. Ngayon wala na kasi tinawag nila kami. Magbabike kayo, dito na kayo, tanggay dito, try nyo yung specialty namin na Pares. Ayan, may Facebook page ba kayo sir? Wala pa sir eh, di pa namin Facebook page eh. Para maraming pumunta kasi sooner or later madami maggagala dito. Oh, ang ganda kasi ng kalsada. Gagawa pa lang kami sir. Ayan, sige sir. Sir. Tapos ito si ma'am. Si ma'am yung asawa ba? Asawa niyo ba? Yun. Ma'am, pakilala po. Ay, huwag na po. Nagbabalot siya ng ano, yelo eh. Nahihiyain pala si ma'am. So, kompleto rin naman sila dito. Meron silang mini convenience store, sari-sari store, at meron silang gasol delivery. So, guys, dito naman is alfresco dining. So, yan. May mga paradahan naman ng bike. So, medyo limited lang sila kasi parang mga 3 tables hanggang 4. Meron din sa loob. So, if you want to drop by here, mamaya taste test natin yung food nila, no? Hintayin lang natin, reserve ni sir. Okay? So, napasabak ako. Hindi ko alam, budol pa lang ikot na yun. Sabi sa akin, 1 oras. Hindi naman kinabot sa oras, almost 1.5 kami. Tapos, puro ahon pa yun. At, tingnan nyo naman ang sikat ng araw. Diba? So, okay, B92 boys, mga Convento boys, mga Pasig Catholic College alumni, mga Spurs, so yung mga tropa dyan, rain or shine. So pag nadayo, si Kuya Edwin na andito naman, sasamahan kayo nun. Ang ganda ng lugar nila at ang maganda dito, parang wala akong nadaan ng rough road. Halos lahat sementado, so talagang convenient para sa ating mga bikers at ang lalapad ng mga bike lane nila or even, kundi man siya bike lane, shoulder. So, hali na ako pero gutom na ako kaya kailangan ko ng lakas. Kapag gagalingan, sakay ko na kaya doon sa bus yung bike ko, no? Mapatawa na doon. Yung pinagbabawal na technique. Okay? So, kain muna kami, and then, we'll see each other later. Ito na guys, yung in-order namin pares. Tinikman ko na siya. Masarap, promise.
dalawang kalamansi, konting toyo, may chili. Panalo! Diba? Maganda yung timpla nito. Mukhang nakuha niya na yung ano eh. Sa tagal na nilang nagpaparis dito. Gano'ng katagal na ba ito, sir? 1 year pa lang, sir. 1 year pa lang. O, yun. Dapat pala, dito na ako kumain dati. Mga taga-kampo tinyo, sir. Yan, si sir. Taga-kampo tinyo to eh. Ako, mga kasama ko yun. Mga kabataan, sir. Taka mga bikers. Oo. Mga rider. Yan. Yeah. Nalo. Sarap. Tikmo ko na eh. Kailangan natin ng sabaw. Nade-drain na tayo eh. So guys, kain. Kaya bigyan tayong lilim. Wala ka nakikita ang ulap. Wala ka, may galing sa pag. Pag-uwi natin, ma-init na yan. Up. Nalo. Kenneth, yung Paris hunting natin. Pumapangalawa ito sa ano, nating compares. Pero mas malasa yung sabaw nila dito. O dahil sa timpla ko. Ah, medyo malapit yung sabaw niya. Kaya masarap. Hindi nyo lang sir, pagkakasin mo ang ulit sa sabaw. Dito, dito unli soup pala. Tama lang to, konti lang kakainin ko kasi may breakfast pa ako sa hotel, hindi pa naabil. Magdating doon, breakfast ulit. Sabay ligo. Magka pa akong Talavera mami. Pero kotse na. Okay na guys. Ubus, ang sarap, promise. So dito pala sa AMPM, talagang dinadagsa pala sila dito, mas karamihan pagdating ng hapon. Even pag gabi na, from Kabanatuan, yung mga bikers tsaka riders, nagpupunta dito para bumili ng pares nila. So yun talagang tingin ko specialty nila, masarap eh, natikman ko eh. Ayun. Although, Kabanatuan, Nueva Ecija pala is known for their longganisa, lalo na yung batutay. Pero dito, sarap ng pares, promise. Sabaw pa lang, ulam na. Okay, so babalik na ako at magtatrabaho ako guys. So, ewan ko lang, wala akong nakitang ulap. So, huwag na akong umasa na may lilim pa akong dadaanan. So, sana hindi ako bungang araw. Binasa ako na yung tubig yung likod ko eh. Okay guys, see you. Sir. Ingat. Manalo, dahil sa kanya at least nalibang ako habang bumabiyahe, hindi ako masyadong nakaramdam ng pagod katulad ng naramdaman ko nung bumiyahe ko ng Alaminos 100 Islands. So, ayun, got to meet mga riders and a few locals, kaso dun sa area ng Laur, wala nang masyadong bikers nung dumating kami kasi dun kami nag-breakfast. So, shout out sa mga bago kong subscribers. So, oh sige, shout out. Dali. Kasi kuya, mag-shout out. Pakilala ka muna kuya. Shout out po, Sumarister Hotel. Hello po. Pangalan, pangalan, pakilala. Ay, pakilala. So, ito.
itong Barrister Hotel, actually, very friendly yung mga crew dito, tsaka very, yun na sila eh. Accommodating. Kasi since 2002, dito na ako nag-check-in nung time na from Nueva Ecija, and then we'll have a meeting in Cabanatuan, dito na yon. So, still existing, bago lang management, bago yung pangalan, pero the same quality of service pa rin naman yung pinaprovide nila. Okay? See you guys later!